Hello guys, good afternoon. Welcome sa aking YouTube channel. Kumusta kayo guys? Kumusta ang inyong isang linggong nakalipas? At ito tayo guys, punta tayo sa taas, maglakad. And, meron lang akong i-share sa inyo guys. Dahil ito guys, nakita niyo ako dahan-dahan naglalakad. Parang mabagal maglakad dahil nung isang araw guys, hindi ko alam guys kung tama ang hinala ko kaya dahil sumakit ang tuhod ko nung isang araw, biglang namaga. So guys, medyo okay na nga siya guys dahil ininuman ko ng gamot at nilagyan kong panglunas at hinihilot ko para ko matulog. At gusto ko sanang ipahinga guys dahil yung mga sa tutorial sa YouTube ay sabi pahinga ko daw, pero pag lalo akong pag nakaupo ako guys o nakahiga, lalo siyang sumasakit, hindi ako gumagalaw. So medyo okay na siya guys. And ito ko siya ang story niya. Nung isang araw nung pasakay ako sa sasakyan, kasi ako ang nagdadrive, di ba pag ano mo ng kanan pag sakay mo, parang maiwan yung left na paa mo. So yung nung sumunod na yung kaliwang paa ko, biglang may parang pumitik, tak, parang hinala ko guys, parang baka may na-dislocate na ugat na, tama ba guys yung term ko, ugat? Ugat kasi sa Bisaya eh. Nidislocate. Then, siguro after mga 30 minutes, sabi ko parang kakaiba. Sumakit hanggang nung gabi na. Tipong hindi na ako makatayo. Ang sakit at nagkasaka na maga. So, ang ginawa ko guys, nilagyan ko ng ipipasint oil sa lumpas at saka hot compress. Guys, ngayon medyo may konting pain pa, pero kaya naman guys kasi pag sabi ko nga, pag nakaupo lang ako o pahiga, mas lalong sumasakit lalo pag tumatayo. Yun yung hinala ko guys ha. Sabi naman ng nakausap kong iba, baka daw sa edad ko na 53, baka uric acid or uric or arthritis. Hindi mo talaga malalaman guys kahit anong ingat mo sa katawan, yan bigla na lang. Siguro kung uric man or arthritis, siguro may nakain na kung kaya nag-trigger siya, makain akong nakain akong bawal para sa arthritis o sa uric kaya nagkagan. Sakit guys, talagang tipong hindi ako makatayo, talagang pag hindi ka tumutukod natutumba ka talaga. Ngayon guys medyo okay na dahil yun naman ko lang ng gamot. And ang kaya ko sinishare to guys dahil kahit anong ingat mo pala sa katawan mo, basta't darating pala ang time talaga na pag hindi ka mag-ingat din sa yung mga kinakain, lalo na mag may edad ka na,
I'm now 53 years old, guys. Last November 15 was my birthday and I was born November 15, 1968. So next year, guys, mag 54 na ako. Next November in 2022. So kabi birthday ko lang, guys, last month. At ito, guys, feeling ko medyo okay na naman. Dandahan lang lakad. At hopefully mawala na ito, dahil hindi ka talaga makakilos ng normal pag ganun ang maramdaman mong pain. At bakit ako sa taas, guys? Mag-walking at dandahan ko lang para ma exercise din siya. Hindi, unting pinatako din ako pag hindi ako gumagalaw, baka mag-lock yung tuhod ko, so lalong mas lalala, mas lalo akong mahirapan. Ito, guys, makalakad na ako. First time na nangyari ito, guys, sa akin for 53 years. Ayun, 53 years old na ako. First time na nangyari ito na namaga ang aking tuhod sa left side. Yung sakit niya, guys, nasa gilid. Yung pain sa may gilid. Parang yung tinatawag nilang bukong-bukong sa may gilid. Tapos parang paikot. Sakit pa rin yung umpisa talaga ng sakit na sa gilid. At talagang hindi ko talaga maiangat dahil sa sakit. Kahapon, tsaka nung isang araw. Nung kaninang umaga na medyo nag-okay na siya. Yun lang, guys. And mag-ingat tayo sa ating health. Dahil kahit gaano ingat mo pala, darating at darating din ang time na dalapuan ka ng ganitong klaseng nakakaramdaman. Kahit ano lang siya, parang baga mild. Pero mag-ingat pa rin tayo kasi hindi natin alam. Hindi natin ingatan, lalong lalala, diba? Keep safe, guys. God bless. See you in my next videos. Bye.